Isa kang professional at nagnanais mag-work dito sa Switzerland at hindi mo lang alam kung paano mo umpisahan. Welcome back to my channel, Switzerland Pinoy Review. My name is Ferds. Kung bago ka sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Tamang na rin yung mga kaibigan, isishare ko sa inyo kung paano po makapag-work dito yung mga professionals nating kaibigan sa buong mundo. Ang information na aking share sa inyo ay nakuha ko mismo po mula sa migration at the same time sa cantonal office. I-define lang natin. Ang migration po, sila pong nangangasiwa dito, sila nagsiset ng mga requirements kung paano po makapag-work dito po ang mga professionals coming from sa ibang bansa po. Lalo't higit, hindi part ng European Union. Alright, yung cantonal naman po, ito po yung dahil dito sa Switzerland ay per canton po rito. 26 cantons dito sa ibang salita, parang region sa atin na kung saan ka mag-work, halimbawa sa Basilan na kung saan ako naroon, mayroong set of policies dito na dapat din natin makomply o kung tayo ay nagnanais mag-work dito. So far, ang kanilang sagot naman po ay halos the same po mga kaibigan. So, tayo nga po ay hindi part ng European Union at tayo po ay non-EU/EFTA. Ang EFTA po, ito po yung European Free Trade Association. Ito po ay comprises po ng apat na countries: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland. It's all about business. Pero hindi naman tayo part dito, so jump tayo, non-EU na lang tayo. Alright. So ito po yung information na aking nakalap mula sa kanila. Kung gusto po natin mag-work dito sa Switzerland, ay dapat highly qualified tayo. Ano pag sinabi pong highly qualified, dapat manager ka, specialist, or other skilled professional. Ang ibig sabihin dito na dapat mayroong kang degree from a university or an institution of a higher education. At dapat mayroong kang maraming professional work experience. So, yun po yung matindi nilang requirements. Kasi marami po sa ating mga kaibigan, gusto daw nila mag-work dito, pero hindi naman managerial level or specialist ang level nila. So, ito yung sinasabi sa atin ng migration na dapat ito ma-meet nating standard or criteria para tayo mga non-EU ay pwede makapag-work dito. Alam nyo bakit mga kaibigan? Practically, bigyan ko kayo ha. Dito sa Switzerland, marami pong mga iba't ibang nationalities dito coming from outside Europe. Halimbawa, US, iba, galing New Zealand, Australia. Lahat yan sila ay nandito, nag-work sila sa international companies. Okay. At ang mga level of profession nila at saka yung estado nila sa companies ay matataas. Wala ditong kumukuha ng clerical. Sinasabi ko sa inyo. Okay. So, iba yon, iba. So, hindi lang basta mayroong kang profession, kundi ang work experience mo ay competitive ka. 5 years up marahil ay mas mainam or 10 years up. So, dito sa Switzerland, para tumagal ka rito, ibig sabihin, makapag-stay ka ng matagal, ay kailangan mo rin i-fulfill yung ibang criteria. Katulad yan ng long-term professional and social integration. Ang social integration po, ang ibig sabihin yan, paano ka makapag-integrate dito kung hindi ka marunong sa language nila? Okay. So, communication, language. Ang language dito ay apat, pero ang major na ginagamit dito ay ang Deutsch o German at saka French po. Depende kung saan canton ka na pa punta. At syempre, yung age mo. So, hindi ka naman pwede dito mag-apply 65 ka na kasi ang retirement age dito 64 and 65. So, dapat yung pasok pa ang edad mo. So, yun po. Pagdating naman po sa kung suitable naman ang isang tao po sa vacancy na yun, pwede ka mag-work dito. Kaso nga lang, i-check muna ng kanilang government dito kung wala talagang mga taga-EU or EFTA na mga citizens na nandito para sa position na yan. Parang katulad din yan sa ibang countries, di ba? Sa, alam ba, sa Canada, Australia, US. Kine-check mo lang sa labor market. Kung talagang walang makuha locally, ay sakalang kukuha po sa labas. So, ang maganda rito, may chance tayo bilang mga non-EU EFTA na mga nationality. Ang tawag nga sa atin ay third country national. So, maganda po yan dahil
Mayroon pang magandang bagay dito katulad niyan, the salary and social security contributions and the terms of employment for foreign workers must be in accordance with conditions customary to the region, to the profession and particular sector. So, lahat naman na lahat ng benefits na pwede po sa worker kahit non-EU tayo ay ibibigay naman po sa atin yan. All right. So, yun mga kaibigan. So, ang next siguro yung katanungan, paano nyo gagawin? Kasi tayo po mga third country national, most likely, kung gusto natin mag-work talaga dito, dapat may job offer ka. Okay. Hindi tayo katulad ng mga European Union, galing sila sa neighboring countries dito sa Switzerland, pag pumunta sila dito, sila ay citizen, sila ay ganun, permanent resident na sila, ay nakapag-work sila dito anytime, mag-apply, mag-stay. Pero tayong third country national, hindi naman tayo pwede sumipat dito na hindi tayo preparado, diba? So ang sinasabi ko nga, mag-apply tayo online. Kasi dito, pwede ka naman mag-apply direct to the company. Halimbawa po, gusto niyo mag-apply sa isang international company, Novartis, pwede kayong mag-email doon, check it out. Mayroon akong, actually, mayroon po akong video dyan na nagbigay po ako sa inyo ng mga recruitment agency na isa yon na dadaanan nyo para kayo ay makapag-apply sa profession na meron kayo. Dahil meron tayong kaibigan mula sa Qatar or Dubai, viewer siya ng channel natin, sabi niya yung kanyang asawa ay nakakuha ng job offer mula dito sa Switzerland, kaya pinaprocess na po ang papers na papunta dito. So yun ang sinasabi ko, apply online. Kasi kung ang profession nyo naman ay swak doon sa pangangailangan ng company yun, ay kukunin din at tatawagan kayo para kayo ay tulungan makarating dito. Kasi sila yung magpaprocess ng residence permit mo para ka makapag-stay at makapag-work dito. So ano ang keyword mga kaibigan? Nasa Pilipinas ka ngayon, nangangarap ka makarating dito, huwag kang tutulog-tulog. Mag-apply ka online para mapakinabangan natin yung profession na mayroon ka. Kasi meron naman ditong international companies po na hindi naman actually nire-require yung language. This and Bayer, ito mga pharmaceutical dito, hindi naman kailangan ka mag-German eh. English ang ginagamit nila. So, medyo ang language, okay, hindi na siya yung primary pagdating sa mga international companies. So, ang kailangan mo lang, work experience mo, at saka yung degree mo, at saka yung tawag nito, yung qualification mo, katulad ng sabi ko, managerial, pataas, or specialist. Napaka-importante po dito yan. Alright mga kaibigan, kung meron pa kayong mga questions tungkol po dito, comment down below at pipiliting ko po sagutin ang iyong mga tanong. Kasi wala akong wish mga kaibigan kundi makakita ng maraming mga professional Filipinos dito. Meron ako mga nakikilala, mga nurses po sila. Sila yung unang mga tao dito sa Switzerland. Kaya nung time nila, madali pa po makarating dito. Kaya napapractice po nila ang kanilang profession bilang mga nurse dito. Ayan. The rest, ang mga trabaho ay alam niyo na. Alright mga kaibigan, kita-kita tayo sa sunod pong video natin. At katulad ng sabi ko, comment down below kung meron pa kayong mga further questions tungkol po sa profession na gusto nyong i-practice dito. At isa nga pala, bago ko makalimutan, mayroon po mga professions dito na kailangan i-register at mayroon naman mga hindi kailangan i-register na. Mayroon akong video dyan para ma-check nyo kung anong profession nyo. Complete po yun mga kaibigan. Kung anong profession nyo, makikita nyo doon kung anong mga requirements, kailangan ba i-register to dito or hindi na. Alright, see you and kita-kita ulit tayo sa susunod na pagkakataon.